So, antes kita magkanto sa question and answer, may gusto ko ipaabot sa inyo talaga. Si Audrey ang may idea kung anong pwede nyo katabo. Was, Brad, pinanihinan. Kung mamutong tayo ikaw, hindi ka magbaba na, sigurado ka boss, buhay ka pa. Hindi. Nga. Hindi, mapakta ng kabuhi. Aming kliya, may pinasinan sa atol, sa Manugbalik 8, kapitulo 8, kamatihan nato si Mayo, ha? Sinintire sa Biblia, tama ni Katahom, eh, kay Itchak Tayna, hindi mo pwede mag-deny, hindi mo pwede malikawan. Ilan na yung edad? 62. Oh. 62. Ang 62, talaga nito, Brad? 18. Ang 62 at 18, hindi natin pwede mamalala ang 62, dali na lang mamatay. Ang 18, doon kayo pa rin. Kaya kumagayan natin sa tayo. Wala sa'yo may manikaw sa mamatayon. Kukol lang na iso. Sang adlaw, sang iyang mamatayon. Amoy niya ang kaaway ngayon din kita makalikaw kapag hindi kita makapalagyo. Amoy niya ang kaaway ngayon hindi kita makalikaw kapag hindi kita makapalagyo. Versikulo 7, panabasa. Walang sinipisan sino sa ato ng kahimalong wala nang matabo. Kag sino bala ang mamasugit sa ato? Na wala sinipisan sino. Amo na kinahambal ni brother, chapter 2. Hindi siya pwede kahambal na madugay siya. Hindi makitang pwede kahambal na matalik na lang siya. No, hindi kita ang pwede maka-decide sina. Wala sing may makalikaw sa kamatayon. Gamay na istorya kita parte sa kamatayon. Kahit kabalong mo, ang rason na aman natin kumating. No? Hindi tungkol kayo i-invitar ka mo. Ang realidad ka mo hindi. Tungkol kayo nagkakanundum ka mo sa inyong kaluwasan sa inyong kalag. Oo din din. Oo. Kaya kung wala ka na panundum sa kaluwasan sa inyong kalag, wala ka diri subong. Amen? Amen. Para pa kayo bigyan mo. Sila yung mag-isa kaalam ng Solomon, Kapitulo 2, Versikulo 5, kung basahon natin, kung kumatihan natin si Michael, tama ka taho, hindi kapit pwede kahambal na, Brad, 62 na ako, eh siguro hindi ako mag-dinner sa kalimutan. Sugiran na ka, ako magulang na patay, 31 mo lang edad. Bago sa mag-birthday na patay siya. So hindi kita pwede kahambal na, amoy na ang iyang edad, pwede na siya na ako, madulang na siya. Na? Madamo sa mga tigulang na nagalawin ang kabuhi. Madamo sa bata na timpano ka napatay. Okay? Upod na nung isulong ako ni Hinablos. Amod ka na dumduman ni Brother Arjan? Yes, Brother Arjan? Amod ka na dumduman ni Brother Arjan ini? Dumduman mo ini? Na ang iyang alawas sa mga nakita mo sa video? Pinanagin niya may edad, Noy? Wala? Disyotso, pila yung edad sa mga masakit daw? 15. Imagine? 15. Wala kami na-expectar na mabuhay pa sa mo. Di ba lang? Ganusok na. Dula na kita yung paglaos at makita ko siya. Tama sila kaniwang na dun. Ano lang siya? But praise God. Praise God. Ano sa sumuro? Kita nyo? Hindi natin pwede mahambal. Hindi natin pwede ka-conclude. Ay nga man ang Ginoo may plano pa sa iya. May plano pa sa imo, may plano pa sa atong tanan. Gani, kung may mga doubt ka sa imo magtuo, ipumangkot. Kung may gusto kayo pumangkot, regarding sa imo mga kung nga katuloy kong ipumangkot. Kaya nga man, hindi ka pwede kahambal nga, Brad, masimpa lang kaya ka na Domingo, enough na ini. Ang pagsimpa ka na Domingo, hindi siya enough. May isa ka sa atong nagambal, no? Ang wala nagbasa sa Biblia, mabuti sila mo lang ang nilalagay Kristo. May haraman kita na sa mga nagamat, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. But sa likod, kung wala ko yan ay hindi nga Katolik ko, hindi ko yan takwas ko, huwag ko yan Katolik ko ako. Na, sino din hindi Katolik ko? Bayo ako, di ba yung huya? Sino din ang hindi Katolik ko? Yari din? Wala? Tanan din Katolik ko? Very good. Wala ba problema kung may atin sa atin din iba na religion? Mas maayo ka rin na kayo mga mas maintindihan natin ang hintukod ni Kristo kung may araan na nagmamangkot. At mas maintindihan rin natin subo ang atang ginobra kung kamumismo ang mamangkot.
Oro sina kung anak ka mo daw. May kamang kamang ako, kung amal ka pangurus ko. Ikaw, di, ikaw sister, kung amal ka pangurus, ikaw. Ay, naman ka lang. Okay, pamati ka mo si Maayo, ha? Kay Karol, after some question and answer natin, ako ang mamangkot. Ang sino man ka mga sabat, ang mamagugay ng mga inag-sponsor, nagaan sa price. Okay? Sino din ang sino ang gusto mamangkot? Pwede ka makabayaw sa inyong kamot. Basta gusto mo mamangkot sa i-discuss si Brother Dennis, no? Namin sa i-discuss yung spiritual at mga aspeto sa ating mga buhay. Basta gusto mo mamangkot parte sa manugbutbot, brato, gimambalanga, sa lahat ng manugbutbot, pwede niyo kumakot sa kung ina-address ko. Kaya ako mamamda na magagulit man sa ako sa bat, hindi lang ako. So ako lang ang masalitin rin, ari si Brother Aljan, si Brother Dennis, Brother Ferdinand, at si Brother Ruben, magagulit sa ako na pagsabat. Iniwan, sino may gusto mo kumakot, pwede ka mo na tagarin. Or iba, yung inyong kamot, may katuan na ikaw. Sino may kumakot? Sige, hindi mo kayo yan. Nanay, hindi mo kumakot, nanay, it is... Ay, nakawal sa panano, ang aking kumangkot, parte sa kindiskas ni Sir Dines, about sa makukulang na bala o ang nasa kuno. Okay. 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 Salamat, mga katahog. So, yung mamangkot, ano ang makukulang? Ano yung pinag-alag ba nung pray? Ano ko lang, manughiwit na sa nai? Makukulang is manughiwit. Kung tohon ba niya kindiskas sa kanina, ang kinahiwitan, may nagagawa ng mga lansan. No? Kakalabanan na makita natin usually na ginahibitan kung kapamati ka mo pero isang drama gahabot ang diyan. Di ba lang? Ginlok with the amor tapos ginhibitan naghabot ang diyan. Di ba lang? Ano masensa? So muna, may ano, may collab ka? Ano may tugang si Dennis? Basta may nakataboy na siya, may contract ka. Nakakatos sila sa mga ibig, kung makukulang mga mamamaran para anitan ka. Okay? May kumpra ka, okay, hindi mo na mabadang iyan na kainuino kung anong brown niya. So pwede yan ka mahimitan. So para maging protected ka for someone, nag-online defense ko kami yan sa simbahan, sa Facebook. So pwede kami pahimitan sa mga kumpra namin ng ibang reliyon. Pwede kinasupa, kinasabat na ako ng ilang mga argumento. So para maging protected ka, kumpisa, pangalawat. Okay na to, sister. So that's why, sir, sa manggulang ibang mga party about sa okay. So, amin eh. Kung nabatihan natin pag discussion ni Father Dennis, those who believe sa manggulang, it means we don't believe also, you don't believe also sa existence ng yawa. Okay. Kaya ang kukula is from of Devil. So kung hindi kita magpate, natungkol ng mamukula, pareho lang yung kamalakan ng kapate sa existence sa yawa. Ay kung hindi ito magpate sa existence ng yawa, kapatid natin sa Father Dennis, ang gusto lang siya nakastigo sa inyo. That's the reason why ang simbahan natin may sa yawa. Ito hindi natin may itindihan na existence sa yawa. Both silikon, dinayawa at yawa ka na, hindi mo ba siya maintindihan na dinayawa at yawa ka na. At isa pa, gusto ko sa yawa, hindi ka, niya, pero hindi mo siya maintindihan. Para na, ang gusto lang sa hindi mo makastigo. So muna, so hindi kita bigyan mga nabal na hindi na sila, tuot din na sila, pero kaling, ang muna pa rin pa rin may araw ka ways o pag-aagi, ako niya kita. So may arang ka na mga prayer sa simbahan o may arang ka na tama tumuhon. Particularly, ang dahil ni ang ears. Kapag ako ang spelling sa ears, C-A-R-E-S. C stand for the confession. Dapat may regular kita ng confession. Kaman, ang confession ay hata ng otoridad ni Kristo. Basahin natin sa Human 19:23. Confession, ito ang mismo ni Kristo sa mga apostoles. Diba sa mga? Kung pinapatawad ninyo mga sa sinyo, pinapatawad sila. Kung wala ninyo pinapatawad sila, hindi wala man sila pinapatawad. Na, so, ang authority to forgive sin araw sa Biblia, hinhatag mismo ni Kristo sa una niya ang mga pinutunan
specifically sa mga apostoles. Ang muna gani ang patuloy mo, may four marks na siya. Ang four marks na, one, holy, Catholic apostolic. Paghambal ng apostolic, ang Catholic sa apostolis. Ang apostolis ay nagkakaroon ng dito po di bising. And ang mga apostolis ay nagkakaroon sa apostolis din naman sa atang mga parihan. That the reason why, itinakalan, kung may salat na ka, ng mga obra na multa, tandaan niyo din ang pag-usokin, basa ako ay naman sa question, may salat na ka, hindi na, hindi mo na multa, go to the priest and confess, kaya naman, ang kulit din tinakal ka sa Japan ang patawad na ka. Here's A, adoration. Ano ang problem sa adoration? At ano ang kaming adoration? Adoration, kung minsan kung karang na sa mga adoration sa Japan, dira, may blessed sacrament, luhod, taas at upangan sa blessed sacrament, ano dapat pag-adoon ko lang muna? Renouncement. Ano renouncement? Sikwa yun mga tangtang natin sa mga okon. Sikwa yun natin ang mga tangtang natin sa mga superstitious belief. May ahay ka lang din eh. Na nagpatay ka kung gabi sa lahat ng kanilin. Ha? Bato-bato sa namin. Tamaan yung gamit para hindi masakit. Pero tungkol na. Tungkol na. Kaya naman, isang iba yung nurse ng hapal pa ba? Nananamata mo? Arinig ako? Ayaw, ayaw man. Hindi man paghimuha na pokot practitioner sa baka, sa mga baka pa. Kaya once you believe, ito na naman ang pili nila. So, ito naman naman, masulod na pwede ka naman pinahan sa mga hibit-hibit na ina. R, rosary. Hindi bang pag nagamati, wala ka na sa rosary nyo? O, brad, at least kung isa, kapag sa balay nyo, ayun yung sabata. Na, E, Eucharist. Kasi pagkabala ka ng Linggo, o brad, kapag nabato na Eucharist, o brad, nabato ko, ako mapatuloy, worthy ka magbato sa sakramento, ay hindi ko ba ng brad. May, delikado ba, kung saan ka lang nakakata, kalawat, na may mortal na tangasala. Ang basa ba yung mismo, sa unang kurento, 11:27, dapat mo lang kalawat, ito may tandaan, ano dapat na tandaan sa unang kurento, 11:27? Isang sino magkakang isang pinapay sa minum mo, kamag-inom sa iya kung pa ay itapos, nakapakasala, dapat sa lawas at tubuh sa minum. Ang tawag sila sa ating simbahan, ang term na ginagamit, sacrilege. No? Kung sa akin ang madalang nasimba, bakong sa kalawa, kung wala ka na magpapaduloy, may mukha na kinagasala, sacrilege. No? So dapat itong tinatang pag-prom na, ako din kita mapikwan sila mga hibit-hibit. Ano pa? S, sacramentals. Ano ang aras sa rosa mo? May rosary ka? May sacramentals ka? Rosary sacramentals? May ano ka? Benedictine mega? Problem ay Benedictine mega na ka? May aras na sila? Sacramentals na? Naawag na na ng sacramentals kita. It is our protection against the devil. No? Basta proper use. Kaya kung hindi proper use, abuse, hindi na nagprotekta sa atin. At tama ko na ako, amulets. So, hindi niya amulets ang atin ng mga sacramentals. Sacramentals, tama niya ang mga protekta sa atin, sa atin kaaway na hindi natin makita na mag-uod na naging sister sa palibot natin. So, dapat hindi ka naman panisig sa atin kaaway. Dapat karagin kita na tanda-tagin, tuod na niya ba? Pero, hindi siya pwede mga daog sa atin. May hangpal mismo sa Biblia, unang Pedro 5:8, kasi yung bebe, nag-anin niyo siya. No? Dagpon, pinawag ka niya ng daog, pagi sa mga huli natin. Okay na to, sister? May mag-daog ka o another question? Sino ba may mag-daog? Ikaw mag-iluyan. Ay matapos na karoon, malakad ka ay, ang hindi mo mag-daog, kung ito kay Brad. Amo din na matabog sa iyo mo. Di ba na? Based on experience, Brad, okay. Sa iba masakit ka, tapos, nang kanya ka, ano, mapa-medical ka, negative ka nan. Oh. Tapos, siyempre, negative ka nan, may makabasay mo, ah, dito na lang dahil ka sa amin, sa amin din na, eh, dito maayaw ka. Siyempre, ang iba na kapati na kumagkato ka doon, kato na doon pala maayaw. Kaya, halimbawa pala yung sa amin niya, doon hindi, gatuwa-tuwa, wala pa ang kapati. Diin kami makanto sa simbahan na ayaw ulit, may katuan kami sila na namin ko pala na katuan ko, yun nga, buliga naman kami. Yan nga, hindi kami yung makanto dito, madira kami yung mga, ano, makanto, hindi dito, daan mo na, di kami makanto sa simbahan mismo or mga
nagaano lang sa simbahan diri nga namin ko bala naga ang sitwasyon kay nan subong pa lang ka tabo mo na tabo sa subong okay so ang dinam hamba ko ya paano mi present sure ang sini gidala ka diri ako nga masama ko mo ibra amen okay sa subong yes ang dapat mong atuan hindi ang kinahambal mong anularyo di ba? Di na pangatok sa anularyo hindi ang anularyo kundi kato kaya sa simbahan okay kung gusto mo bala ng karubutan sa Diyos silid sa Malakas 2:7 kung gusto mo bala ang dapat mong atuan hindi ang anularyo kundi ha Malakas 2:7 hindi ang anularyo hindi ang sino hindi ang manubukbukbukbuk specifically, biktima man ako sini, sinanganin. Hindi ka dito magagto, eh pwede ka dito, at lang ang tao, huwag yung bigot kayo, hindi ka natulog pa. No? Ibasa ko, Malakas 2, versikulo 7. Katungdanan sa mga pari ng pagtutulog sa maturong na pagkilala sa Diyos. Ang mga tao ang dapat pagkatulog sa ila sa pagbibalo sa ngapong kapagpagpagpagpag. Kaya sila ang mga nagbalita sa Diyo na makagagal. Tama din ang pagkatin mo eh. Kaya ang pari mismo, ako yung mga tumang. Sino na naman sakit? Okay. Pila na ilan? 62. Ang kumbrohan mo, napit ako ulit. Ang kumbrohan mo, pagtayan mo si Padre Pilastinas, sa tapos ng isa na ito, Padre, itiari ko akong binang tumasakit. Please anoint him. Okay? Okay, thank you so much. May other alternative pagin. May ibang pagin kita ng mga pare na mga kilala. No? May ibang pagin kita ng mga pare na kilala na pwede mga ato dito. Or, kung just in case na hindi din silang ato dito, pwede kang nakanda sa iya o kung prasesa ka ng mga deliverance. Pero, tandaan mo, before mga deliverance, make sure na ang cares na ating minambal ko kanina, confession, adoration, rosary, yung mga sacramentals, ginaperform mo din. Okay? Para makapangamuyok nga sa iya. Pero hindi ka rin magmatumato na ikaw lang. Need mo sa guidance, dapat fully equipped ka. No? Di ba lang bali ang care ni Baron? Knowledge is power. Check na. Kung wala ka knowledge, wala ka power. Ang wala ang yawa, gusto niyang wala kita knowledge sa iyan, kaya wala kita power na yun. Ang wala na dapat, acquire natin ang knowledge para mas powerful kita sa ating kaaway. Pwede mo sa mag-interance, makamuyuan mo yung tatay, may arah, pwede ka kaparoon, pwede ka karoon ka patulang pagit, pwede mo ma-stress ba, diba? May darana sila ng exercise oil, exercise water, para sa imo nga nagamasakit yung mata. And if ever, para sa mga Pedro, hindi pa siya gawagin, hindi fully healed, gusto mo din siya mag-fully healed, pare, hindi mo patawag. Okay? Patawag ng pare, ako na ma-anoint siya. Sometimes, ang mga masakit, na nagkakaroon sa tao, tumat para makita natin ang grasya sa Ginoo. Inubra ang sakrament para mamatsaga natin at makita natin ang powerful ang sakrament. Sakramento ang anointing kasi, that's why, kailangan makapit kita sa sakrament. May mga cases man na ang tao talaga masakit tulad sa sala niya kung pisa siya tulad niya masakit. Mas marami din mapapapapisa siya. No? Mag-anoint ito kasi pinagpapapisa na sa sakit. And after that, papa, may kilala ko din yung minister na dapat after na mag-anoint siya, pakantuan siya ng mag-receive sa communion every Sunday. Hindi ka dito sa sakit, tapos sa surhano. Tandaan mo din na. May bagay na ko sa inyo, kung hindi kayo magpake, araw na po. Kasi kung basta, kung gusto mo maluwas, hindi mo nalang, kalas na yung bumiya, hindi magpalapit sa surhano. May pagdama ka sis? Kasi may pagdama siya. Wala na? Okay na? Hindi rin may gumagot siguro. Hindi ka mabiyaya. Pagkuhan niya rin, mamamagot, ano yung gumagot ko? Diba? Ay, ano yung gumagot? Hindi ka mabiyaya, gumagot. Sa last na ako ng Brad Davis ko lang ang pinakamagbalang intasyon. Yes. Paano tayo na mag-control sa ating sikat ang
makaitong isang employees. So, sa tawag ng konsultasyon mo na direkta ka dito start sa ato niya kasama. Yes. Very good question. Basahon na ito, unang Pedro 5.9, ang ina mo ito mabasa. Basahon na bro. Kaya naman, amoy ka di bang bali sa Pedro mo? Di ba tayo naman, ang kaway, araw lang sa palibot na ito. How to resist temptation? Paano natin mabatuhan nila siya? Ang muhining hamba sa Biblia. Magmaligod ka mo sa inyong pagtuo at magbatok sa yawa. Kaya nakahimalo ka mo na inyong parihong ng mga tumuluro sa bukos ng kalimutan na kaantos sa kapuman ng mga pag-antos. Nan, magmaligod ka mo sa inyong pagtuo. And take note, papaano bala ang konsang tao ang iya na pagtuo? Roma 10:17, paano sang tao maangkon ang pagtuo? Amo ini, pakibasa mo. Gani, ang pagtuo nagagikan sa pagpamatid sang pulong sang Diyos. Pag ang pulong sang Diyos nagaabot paagi sa pagwali na nangon kay Kristo. Nan, listen carefully, especially sa discussion, kay once na mapinamatinon ka, may idea ka. Si San Pablo, may arati niya na ginhatag man sa ato ng pamaagi. Sili niya sa Efeso 6, no? Masahon na ito. Kinangan, patuan lagi ang atong nakaaway. Kaya wala kita na napakikaaway batok sa mga tao, kundi batok sa malaot kag espirituhan ng mga puso sa kalangitan, mga punuan, mga gumalaho, kag kalimutan ng mga gahong sa sining magulong nga panahon. Gani, karon gamitan ninyo ang bukos nga panamig kag hinganiban sa Dios. Ako niya kung makabot ang malawang nga adlaw, sarang ka mo makabatok sa mga pagsalakay sa kaaway. Okay, gamitan niyo sa bukos ang panamig kag hinganiban. Buti lingon, armor or shield, then sword. Ano yun siya? Padayon. Kag sa tapos ka mo makapakikaway tungtog sa katapusan, maligon man gihapon kamo. Gani, maghanda kamo. Gamitan ninyo ang kamatuoran subong ng inyong paha. Itakot ang pagkamatalon subong panamig sa dughan. Okay. Itakot ang pagkamatalon. Budlay, no? Itakot ang pagkamatalon subong panamig sa dughan. That's all? Kagang paghanda sa pagwali sa mayong balita. Ano ba ni? Iban sa akin namin ang huya. Tipro, nauya ko yung magambal niya, kaya ko yung makasasala man po. Napamangkot, sino po ang hindi makasasala sa atong dihaw? Kung gusto mo, mapatuan ang yawa, dapat himuhon naman ini. E once hindi natin may himo, hindi natin siya mapatuan. Palay, bro. Sa tanan nga tiyon, gamitan ninyo ang pagtuo subong taming. Sa tanan nga tiyon, ha? Ang inyong pagtuo subong taming. What's it on? Kung may ara, kaya ka, amon na ako niya personal kung ginobra. Kung may temptation na nagasunod sa ako na ako na ginobra, by virtue of baptism, I cast you out in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit, dito ka sa tingilan sa Christ Jesus. Whatever may temptation na nagasunod sa ako. Kaya naman, tandaan nyo, ang ginahampang sa yawa, ang imagination sa tao. Kapungkok ka muna sa buo, kapamati ka muna rin, pero imagination nyo, nagalagaw kundihin. Just because the evil one is manipulating your imagination. So, ginagubak niya ang imong concentration through your imagination. Ibang sila ng imagination, maayong mataho, ginagalang comfortable kita. Samtang gabamati kita, gagatapong nila sa akong isang mo, gabamati ko sa humiling, tapos makita ko ako niya myself na ng gampang ka sa ito na gamo siya na balat. Ang ginobra ko siya na, tuwag maayaw ka na. Ginakas out ko niya. Kinaman, gusto ko mag-focus sa automatic. Kaya once hindi ko pag-imuon, perdi ako. We can resist the temptation if we want. Kung gusto nato, kaya nato. No? Tabuga siya, may authority ka, by virtue of baptism, ang nagatintar sa iyo, hindi ka sabay sa iyo. And if you fail, do not worry. No? Bangon ka diba? Hindi ka mag-stop. Kaya nga man, in Mark 13:13, ang nagpadayon tugtog sa katapusan, amo ang maluwas. Once you stop, wala na. No? Hindi na natong pinipakawag nga, Brad, I am 14 years in service sa flock of the divine mercy. Is this enough? No.
Hindi siya enough. Dapat padayon, padayon, padayon. Kaya naman, ang temptation, padayon man na padayon sa aton. The more na nagalawak ang atong ihibalo, ilipinagin sa spiritual warfare, ilipinagin sa kaaway naton, the more na nagamaskog ang temptation sa aton. The more na ma-acquire mo ang iyong ihibalo sa pagtuubo bilang katuling mo, the more man na iman na reliyon na mamasya sa balay mo. Notice niya? Agad nga kumbinsihon man ka mo. Pero, tunan tagin kung ano ang strategiya sa atong kaaway. Nag-discuss ni Brother Dennis, strategy na, tactics na, para nga panisip niya kita. Pero again, you have the authority to pass out and to resist the evil. Bro? May follow-up? Okay. So, ini, may araw ka naman po? Oo, oh, bro. Ah, bro, ano ang mahambal mo sa mga tao pag napalami ang pagpadapos ng manggar kaysa sa tinubig? Okay. Tama ka tao. Ginamabalik ka napalami ang manggar kaysa sa Ginoo. Okay. Ang mahambal na bandera, ang ginamabal mismo sa Ginoo, if you seek the salvation of your soul, Mateo 6:33, o kung gusto mo yung magmanggaranin kaya, hindi sa pamaagi na unahan mo ang manggad. Balis ka kaya, ang kinapauna sa ato sa Ginoo ang ini. Sa Bible sini, unahanin niyo ang pagpangita sa minarihan sa Diyos. Kagang iyang katarungan, kaghatagan niya kang musinitanan ng mga butang. Nan, amo ini dapat, seek ye first the kingdom of God. Ugali, ang mga tao yan, seek first, no? The treasure, manggad, sa mga pamabuyanan, in which, kailangan na dito ng pamabuyanan. Pero, hindi isa ila na maglabaw sa atong Ginoo. Remember, sa first commandment natin, love God above all. Kung may mas labaw pa dira sa Diyos sa inyong ginihigugma, siya ng Diyos mo. No? Sa gas, may nagambagra, you cannot serve between two masters, between money and God. Kinanglan, kabalo kita ko ng isip ko ang gineservisyon natin. Wala si malain maghandong na magmagaran. Ang malain na, kung ang imahandong na magmagaran, o nagpalayo sa Ginoo mo. Seek ye first the kingdom of God. Kung naghandong ka na magmaayong yung mga panguhi, unahan ang Ginoo. Makibot ka lang ang mga pagpabutang na ginahandong mo, ginahatag sa Ginoo, sobra, sobra pa. Tungod mismo sa Jeremias 29:11, ang Ginoo hindi niya maghatag sa ikapahamak mo. No? Gani hindi kita magiging hapugan ng mga tao. Inabalang, bisang Domingo na, hindi pupunta sa ubran. No? May buruligan, hindi magbulig. Tungod kay nahadlog siya, kabasa, patulaan siya, mawatan siya. Pero ang Ginoo may mas maayong pagin ng ginatigana sa atang pagkabasa, bro. Ako lamang ang nakahibalo sa mga plano para sa inyo. Mga plano sa pagpauswag sa inyo, kag hindi sa paglaglag. Mga plano nga nakadala sa inyo sa palabuton nga inyo ang ginalauman. Nan, ang muna ganit, kung may aral sa ato niya nga, ang desire is magpanggaranon siya, tapos papayag ang Ginoo, dapat natin panundumon ini. No? Nga ang Ginoo niya, may mas maayong hindi ng plano, sang sa atin ng plano. Nanotice natin kung isa maayong atong nga tinutuyog. Nga man wala madayon. Nga man failure kita. Di ba? Siguro, ang iba sa atong nagpanalaw na ang prayer meeting sabong tapat. Ang mga divinors yung nag-unite, Teresa, nilabas. Pero nga aman nga amulang ini. Tungod, nagpati ko, nga ang Ginoo may mas maayong nga plano sa inyong tanagari diri. Ha? Nagpati ko sila. Kaya kung hindi, ina ang iyang ang tinutuyo sa aton, wala ka na diritanan. Again, this is not accidentally kaahan na diri. Ini ang parang maintindihan natin, nga hindi ang manggad sa kalibutan nga ini, ang dapat i-prioritan natin, kundi ang manggad dapat sa langit. No? Hindi kita mag-support sa manggad, diri sa luta, na kung sa diri, ang tanan ng mga manggad diri, madula man lang ini. Papatay kita, gaano ka kasigurado ng manggad na ginabaka-bakaan mo na, magandumaan mo na, madala mo pa langit. Ano ganyang ginahampal sa ulubato nga, dimbunag ka, nga wala sing dala, mapatay ka man, nga wala man sing dalhon. Kung gaano ka, no, pag
pagbago sa kalibutan ngayon, mawalang wala, mapatay kita, mawalang bansing dalun. Bisan pa, bilyonaryo kita. Bisan pa ikaw si Bill Gates, no? Bisan pa ikaw ang pinakamagaranon sa bilog ng kalibutan, mapatay ka ni hapon, nawala si may madalan. And even your popularity, someday, ang imong magkasikat, matulay na. Ha? Na-notice nyo, ang mga sikat sa unang mga artista, hindi na sikat si Bob. Tungod, temporary lang ina. Umalagi lang ina. May aray ng inaaman ng Diyos ato, ng everlasting. Hamas ang bugla 21:4, amoy niya ang inaaman sa ato. Kung subo, nabutayan kita. Kung subo, dali lang kita masakitan, palahibig pa kita, no? Pero maabot ang adlaw, sinig sa Biblia, na ihati niya sa ato ini. Pagkapahira niya ang tanan ng mga luhag sa ilang mga mata. Wala na siyang kamatayon, kasubo, paghibig mo kong kasakit. Ang daan ng mga mata, wala na. Matahong na tanan, kung sila yung puro na kasasya. Amo na yan, dapat na i-achieve na ito, buin na ito, na goal na ito, na paon na ito, dapat the everlasting life, hindi ang temporal na mga manggad sa sining kalibutan. Sister, meron pa?